Ano ang sinasabi sa Senate report ni Santiago? A doubt of the constitutionality of any proposed legislative enactment should in any case be reason sufficient for refusing to adopt it. Page 3. Doubt. Duda. Kung pinagdududahan ng BBB, hindi maaaring gawing batas ito. Dagdag pa ng Senate report. All powers, functions, and responsibilities not granted by this constitution or by law to the autonomous regions shall be vested in the national government. This is the crucial provision of the constitution which is at war with the totality of the BBB. Page 5. Kung walang batas na nakasaad sa BBB, ang kapangyarihan na yon ay sumasailalim sa gobyerno ng Pilipinas at hindi sa Bangsamoro. Ngunit ayon sa report, nais kunin ng Bangsamoro ang kapangyarihan ito mula sa gobyerno ng Pilipinas. Paano mangyayari ito? Ang nakasulat sa report ayon kay former UP Law Dean Merlin Magalyona, and I quote, "These national laws or statutory enactments of national character are not subject to amendments or repeal by the BBL or any other legislative enactments if they are intended to or for the purpose of changing the constitutionally ordained powers and attitudes of autonomous regions. To this extent, or under these limitations, the BBL suffers from basic infirmity and may justifiably be pronounced as in contravention of the fundamental law." Page 5 to 6. Hindi ang BBB ang magdidikta kung sino o ano ang babaguhin sa basaligang batas. Dapat sumunod ang BBB sa saligang batas dahil sa mga basic infirmity o kahinaan na taliwas sa 1987 Constitution. Natatandaan ninyo yung point 2, comparative politics at comparative economics. Magagamit ninyo yan sa susunod na mababasa galing sa Senate report. And I quote, "The BBL presumes that the Philippines could be easily converted into a federal form of government, but with it cause asymmetrical relationship. But it has to be emphasized that the USA or the United States of America is a government of enumerated powers, with the balance of powers retained by the government of several states. By contrast, the Philippine government is a unitary government and possesses all powers of sovereignty except only those given to the autonomous regions by the Philippine Constitution. In other words, for the asymmetrical relationship to work, there must first be a federal government." Page 7. Ipinagpipilitan ng mga nagsulat sa BBB na federal form of government ang Pilipinas. Kaya gusto nila ng asymmetrical relationship o yung isang gobyerno mula sa Bangsamoro at isang gobyerno mula sa Pilipinas na nagsama katulad ng mga estado sa Estados Unidos. Pol Sci 101, federal government, isang pambansang gobyerno na binubuo ng pinagsama-sabang gobyerno at mamamayan ng mga estado. Hindi estado o state ang Bangsamoro at hindi rin federal government ang Pilipinas. Kaya hindi pwedeng ipilit ang BBB. Mabalik tayo sa point 1, world history ng mga ating BBB videos para labis na maintindihan ang Senate report. But today, in the post-colonial context, if one section of a state claims self-determination, it would be widely regarded as a secession. This is a major challenge to the relationship between territorial integrity and political independence. Page 13. Ayon sa kasaysayan ng mundo, yung sinasabing self-determination ng BBB ay katulad ng secession o ang pag-alis ng Bangsamoro sa kapangyarihan ng gobyernong Pilipinas. Ayon pa sa report, hinahaman ng BBB ang pagkabuo ng teritoryo ng Pilipinas at ang kasarinlan ng bansa. Ang dagdag pa ng Senate report, even more questionably, the BBL provides that, quote, "The Bangsamoro government shall have authority and jurisdiction over the exploration, development, and utilization of mines and mineral resources in its territory." Added to the dissonance of this bifocal reading of the constitutional provisions, the BBL grants preferential rights to its citizens in this provision. Quote, "Qualified citizens who are bona fide inhabitants of the Bangsamoro shall have preferential rights over the exploration, development, and utilization of natural resources, including fossil fuels, petroleum gas, natural gas and coal, and uranium within the Bangsamoro territory." It would thus seem that the Bangsamoro is animated by the belief that the Philippine National Territory can be farcated. Quote-unquote, animated by the belief. Ganadong paniniwala na ang teritoryo ng Pilipinas ay isang panindang mapapalitan, fungible commodity na maaaring paghiwalayin, forcated. Hindi pwedeng paghiwalayin ang likas na yaman ng Pilipinas dahil kayamanan ito ng buong bayan. Ang dagdag pa ng Senate report, the BBL fails a twofold test set by the Constitution, national sovereignty on the one hand and territorial integrity on the other hand. Page 23. Ang pagkukulang ng BBB
ay ang dalawang bahagi ng pagsubok na itinakda ng saligang batas. National sovereignty on one hand and territorial integrity on the other hand. At ang huli nating maidadagdag tungkol sa BBB, the problem with the BBL as an experiment in both creative and innovative political values is that it takes no mention of the possible various consequences of such an experiment in domestic governance. Page 23. Ang problema ng BBB bilang isang eksperimento ng malikhain at makabagong pamamaraan ng saysay ng politika ay ang hindi sinasabing maaaring kahihinatnan ng isang eksperimento sa lokal na pamamahala. Bakit experiment? Dahil patuloy ang pagsubok natin bilang bansa at lipunan kung ano ang nararapat upang makamit ang kalayaan at kaunlaran. Ang eksperimento ng Bangsamoro sa BBB ay galing sa mga taong kulang ng pinag-aralan at nalalaman. At ang katapusan ng Senate report, recommendation number 2, the BBL should provide for a minimum threshold of competencies under which national sovereignty may not be limited nor shared. Pansinin ang parilala na minimal threshold of competencies. Minimal, pinakakaunti. Threshold, maaabot. Competencies, kakayahan. Minimal threshold of competencies, pinakakaunting maaabot ng kakayahan. Ano ang pinakakaunting maaabot ng kakayahan sa batas? Pol Sci 101. Political Science 101. Ito ang buod ng Part 6 sa BBB itself, ng mga videos natin. Kulang ang kakayahan ng mga sumulat sumang-ayon sa BBB. Hindi lumusot sa Pol Sci 101, Economics 101. Ako, dating guro, binigyan ko sila ng bagsak na grado sa kamangmanga nila sa batas at ekonomiya. Paano pa kaya ito lulusot sa Law 425, statutory interpretation ng isang senadora na mataas ang pinag-aralan sa international law? Dito nagtatapos ang ating video, Point 6, the BBB itself. Drop the mic! See you in Part 7, ang epekto ng BBB kung mayroon man sa ekonomiya. Tingnan nyo kung kikita kayo sa BBB o sila-sila lang yung yayaman guys sa kaban ng gobyerno.